isang malapit na kaibigan ko ang nag-imbita sa akin kasama ang iba pa naming kaibigan na bisitahin ang bayan niyang sinilangan. Ito ay ang Pilipinas. Umuwi siya sa Pinas para bisitahin ang kanyang mga kamag-anak at gusto niya kaming isama dahil na din sa sobrang tagal niya na hindi nakapunta dito. Ang huling punta niya ay noong magpipitong taong kulang pa lamang siya at nangangamba siya na baka ma-OP siya. Siyempre kami medyo nag-alinlangan dahil na din sa isa itong family reunion at baka makasagabal lang kami. Pero kinumbinsi niya kami at ipinaliwanag ang kaugalian ng mga Pilipino at may pagkakataon pa na baka pa-stayin kami sa bahay nila. At ang pinakamaganda dito, pinakita niya mga litrato ng isang napakagandang beach na kulay puti ang buhangin. Sabi niya, malapit lamang ito sa kanilang bayan. Sa puntong ito, nahirapan na kaming tumanggi. In short, natuloy kami sa pagpunta sa Pilipinas. Nanatili kami doon ng mga ilang linggo at kababalik lang namin. Ang napagdaanan ko doon ay talagang nakakapangilabot. At kahit nakabalik kami ng buhay, hindi pa rin ito matanggal sa isip ko. Hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan at siguro ako na rin ang huling taong naniwala sa mga kwento-kwento sa grupo naming magkakaibigan. Noong lumupag kami sa Pilipinas, nanatili kami sa Manila ng ilang araw. Dito, normal lahat. Ang bayan ay modernized at ang iba ay nakakapagsalita at nakakaintindi ng English. Kaya naman, hindi kami masyadong nahirapan. Nagpunta kami sa iba't ibang resto para tikman ng iba't ibang pagkain para na rin makilala namin ng mabuti ang kultura ng Pilipinas. Mababait silang mga tao pero hindi sila ganun kadaldal o kakwento. Noong pang-apat na araw na namin, pumunta na kami sa lugar ng kaibigan namin sa May Bicol. Medyo mahaba-habang biyahe ito mula Manila. Hindi kami nag-commute. Gamit namin ang isang kotse papuntang Bicol. Inabot kami ng kalahating araw at habang papalapit kami ng papalapit sa bayan ng kaibigan namin, ang tanawin ay nag-iiba. Sa kahabaan ng daan, nakikita namin ang mga palayan. Ang mga gusali na nakikita namin noon sa daanan, dito mga kubo ang nakikita namin. Ang mga magagandang kotse, ngayon mga karag-karag na jeep, pedicab at pickup truck. Ang kotse na nirentahan namin na Toyota Vios parang kulang na lang ay umiyak sa sobrang haba ng biyahe. Nanatili kami noon ng 12 araw at ito ang mga nakakakilabot na karanasan na inabot namin. Day 1. Dumating na kami sa bahay ng aming kaibigan. Ang pamilya niya ay napakabait at talagang welcome kami na parang isang kasapi ng pamilya. Simple lang ang party. Tama lang ang pagkain kasama natin ito ang mga kapitbahay. May karaoke at beer. Masaya ng mga oras na yon. Lahat nagtatawanan at nagkukulitan. Hanggang sa nagsimula ng lumubog ang araw at ang liwanag ay unti-unti nang kinakain ng kadiliman. Dito, nagsimula ang kapapalaghan. Mag-aalas 6 ng gabi noon at nagsimula na silang magligpit at ang mga bisita ay nagsialisan na. Nakakapagtaka kasi masyado pang maaga at halos lahat naman ay nag-e-enjoy pa. Tinanong ko ang aking kaibigan kung bakit ang aga nilang umalis at bakit ganun kaaga natapos ang party. Sabi niya lang, ang mga tao daw dito ay talagang maagang umuwi. At dagdag pa niya, hindi daw ligtas lumabas kapag gabi. Naguluhan ako. Kasi ang lugar ay maliit lamang at malayo sa syudad. Kaya malabong pag-interesan pa ito ng kriminal. Pero pinabayaan ko lang ito. Natulog kami sa extra room sa bahay ng kaibigan namin. Day 2. Dinala kami ng kaibigan ko sa bahay ng pinsan niya. Malapit siya dito noong bata pa siya at gusto niya itong bisitahin. Ayon sa kaibigan ko, 5 buwang buntis na ang pinsan niya at hindi na siya makapaghintay
para makita ito. Subalit noong makarating na kami sa kanilang bahay, may mga ilang lalaki na sinasaruduhan ng bintana. Ang kaibigan ko, sinigawan sila sa lingguwaheng Filipino. Hindi ko ito maintindihan. At ang isang lalaki naman ay sumagot din ng pasigaw. Ang kaibigan namin, sinabi ito ang asawa ng kanyang pinsan at pwede na kaming pumasok. Umakyat kami sa hagdan na parabang sinabuyan ng asin at doon naman sa may doorknob, meron namang nakasabit na bawang. Noong nakapasok na kami sa loob, nakita ko ang kanyang pinsan. Nakaupo sa rocking chair at medyo malaki na rin ang tiyan. Nagkukwentuhan sila ng dalawa. Siyempre, get together hanggang sa tumating na kami tungkol sa mga ginagawa sa loob ng bahay nila. Lahat kami nakikinig at nakita ito ng pinsan niya. Kahit medyo nahihirapan sa salitang Ingles, sinubukan niya itong ipaliwanag sa amin. Ang mga salitang nasabi niya ay, "I'm afraid of the tik-tik." Ang kaibigan ko naman, nagbuntong hininga at lahat kami napatingin sa kanya at nagtaka. Dito, pinaliwanag niya na ang tik-tik ay isang kwento ng mga Filipino. Isa umanong halimaw na korteng tao at may mahabang dila kung saan ginagamit niya ito para sip-sipin ang mga sanggol sa sinapupunan ng mga nanay. Pero may tatlong pangontra sa tik-tik. Asin, bawang at kahit anong bagay na may basbas ng pari. Kagaya ng kaibigan ko, binaliwala lang namin ito. Pero the fact na ang mga lokal dito ay nagbabarikada ng mga bintana, naglalagay ng asin at bawang, ibig sabihin, meron dito. Nagpaalam na kami at umalis na, pero hindi ito ang huling pagkakataon na makikita namin siya. Day 4. Medyo naboboring na kami, kaya naman nagdesisyon kami pumunta sa isang beach. Ang beach, napakaganda. Ang linaw ng tubig at parabang ang lambot at ang mga buhangin ay kulay puti. Ang nakakapagtaka lang ay walang kahit isang naliligo dito at lahat ay umiiwas sa tubig. Noong pumunta na kami sa tubig, isang mangingisda ang narinig namin na nagsisigaw at sinabing lumayo kami sa tubig. Ang kaibigan ko nilapitan siya at kinausap. Ayon sa mangingisda, may isang batang lalaki ang naliko dito na nawala na lang na parang pula. Noong tinanong ng mga magkulang ang mga kaibigan ng batang lalaki, ayon sa kanila, meron daw humila dito sa ilalim ng tubig. Maraming nagsasabi na ito raw ay ang siokoy o ang halimaw ng karagatan kung saan hihilahan ito mga biktima sa ilalim ng tubig at kakainin. Ito ang pangalawang beses na narinig namin ang salitang halimaw sa pananatili namin dito sa Bicol. Siyempre, hindi ulit kami naniwala dito, pero hindi na rin kami nag-swimming pa bilang respeto na rin sa nawawalang bata. Noong araw na yon, medyo late na kaya sumakay na kami ng jeep papauwi ng bahay. Noong lumubog na ang araw, nawala na ang liwanag. Sobrang dilim. Ang makikita mo na lang ay ang ilaw galing sa sasakyan. Habang bumabiyahe ang jeep, nakita namin ang isang lalaki na naglalakad doon ng mailawan ng jeep. Tinaas niya ang kanyang kamay na parabang pinapahinto ang jeep. Pero ang jeep, dire-diretso, binaliwala ang lalaki. Sinabi ko sa aking kaibigan na tanongin ang driver kung bakit hindi niya hinintuan ang isang pasahero. Paliwanag ng aking kaibigan na hindi talaga humihinto ang mga jeep paggabi dahil natatakot sila na baka mamaya ay hindi talaga ito tao. Day 5. Nagising kami at nagulat dahil lahat ng gamit namin ay nakabukas. Ang mga damit namin ay nagkalat sa kwarto at ang mga unan na sa sahig at ang mga sapatos naman ay nasa kama. Sobrang gulo ng loob ng kwarto.
Tinawagan ng kaibigan ko ang lolo niya na siya may-ari ng bahay. At agad naman itong pumunta sa kwarto. Tinignan niya ang buong kwarto at napangiti. Tinanong namin siya kung bakit siya umingiti. Bumulong siya sa kaibigan ko na siya naman translate ang sinabi ng lolo niya sa amin. Sabi niya, malamang ang mga bata daw ay nakapasok sa kwarto. Medyo naguluhan kami kasi wala naman kaming nakitang bata sa bahay. Tinanong ko kung meron ba siyang mga inaalaga ang bata dito sa bahay at sumagot na used to. Matapos ang experience na to, ang takot unti-unti nang lumalapit sa akin. Natatakot ako sa kung ano pang tinatago ng bayan na ito at kung gaano katotoo ang mga kwento-kwento. Day 7. Noong mga nakaraang araw, nalaman namin na walang lumalabas ng bahay tuwing gabi dahil sa may kinakatakutan sila. Pero syempre, hindi naman lahat sumusunod sa utos. Noong umagang iyon, ang buong bayan parang balisa. Nalaman namin na isa palang bangkay ng binatang lalaki ang natagpuan sa may sagingan doon sa looban ng kakahuyan. Nakatusok ito sa isang kawayan na nakatanim sa lupa. Ayon sa balita, kasama daw nito ang isang babae noong huling makita ito. Pero ang babae hindi na matagpuan pa. Ang kaibigan ko nakiusyoso sa mga nakapaligid at ipinaliwanag sa amin ang kanyang narinig. Ayon sa kwento, ang dalawa ay nagtagpo ng hindi alam ng kanilang mga magulang at hindi rin sila naniniwala sa mga pamahiin. Kaya naman, paminsan-minsan, nagkikita sila pagkagat ng dilim. Ayon sa mga matatanda, may nakatira daw na engkanto sa may sagingan. Nakita daw nitong babae at gustong dalhin sa kaharian ng mga engkanto. Ang mga engkanto ay may kontrol sa kalikasan, kaya pinatubo nito ang isang kawayan na siya namang tumusok sa dibdib ng binata. Kinuha niya ang babae at pinala sa mundo ng engkanto kung saan dito na siya mananatili habang buhay. Kung tutusin, dapat binabaliwala ko lang ang mga ganitong kwento. Pero matapos nitong mga nakaraang araw, hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Day 9. Wala kaming masyadong ginawa ng araw na ito. Kasi isa sa mga kaibigan namin ay nagkaroon ng mataas na lagnat. Ang pinakamalapit na butika ay milya-milya ang layo. Lingit sa kaalaman namin, ang lolo ng kaibigan ko ay tumawag ng isang albularyo. Isa itong matandang lalaki. Sa itsura pa lang ito, parang mas kailangan na nitong magpatingin sa doktor kaysa sa kaibigan namin. Daladala niya ang isang basket ng dahon, kandila at mga abubot. Ayokong hawakan niya ang kaibigan ko kasi pakiramdam ko mas lalo pang lalala ang kondisyon nito. Pero ang pamilya niya nagsabing okay lang ito at sinamahan ang albularyo sa loob ng kwarto. Hinawakan ito ang noo ng aking kaibigan at sinabing tanggalin ang kanyang damit. Ang kaibigan ko basang-basa ng pawis at namumutla. Ang albularyo, kinuha mga dahon na daladala niya at pinahid sa katawan ng kaibigan ko. Matapos ito, umarap ang albularyo sa pamilya ng kaibigan ko at may hiniling sa kanila. Ang kaibigan ko naman agad tumayo at sinubukang pigilan ang albularyo. Sinabi ng pamilya niya na okay lang at inalalayan siya para makaupo. Tinanong ko ang kaibigan ko kung bakit at sabi niya humingi daw ang albularyo ng dugo. Tugo ng tuta na kapapanganak pa lang ng isang araw. Nagulat ako at naguluhan sa sinabi niya. Hindi ko nagawang magsalita pa. Isang oras matapos nito, dumating ang isang kamag-anak niya na may daladalang mangkok na may lamang dugo. Kinuha ito ng albularyo at hinaluan ng kanyang mga dahon.
Matapos ito ay pinigay niya ito sa aking kaibigan at pinainom. Muntik na akong masuka sa nangyari pero hindi na rin ako nakapagsalita pa dahil na din sa nasyak ako. Tumayo ang albularyo at umalis ng kwarto kasamang pamilya ng kaibigan ko. Noong kami-kami na lang sa kwarto, nagtatalo kami bakit pinabayaan namin na hawakan ito ang aming kaibigan. Maya-maya pa, napahinto kami kasi nakita namin ang aming kaibigan na hindi na siya maputla at hindi na rin siya inaapoy ng lagnat. Mukhang bumabalik na ang lahat sa normal na para bang hindi siya nagkasakit. Napagaling siya ng albularyo. Hindi ko alam kung paano, pero napagaling siya nito. Day 10. Linggo. Gumising kami at ang pamilya ng kaibigan ko ay niyaya kami para magsimba. Ang simbahan ay pangkatoliko. Ang simbahan bukas sa mga pintuan para na rin makapasok ang hangin kasi mainit lalo na pagdating ng tanghali. Ang ilan sa mga kaibigan namin at ako na hindi katoliko ay nasa labas lamang. Nasa kalagitnaan ng serbo ng pari noon ay dumating ang isang matandang lalaki. Nakatayo lang siya sa labas at nakatingin sa amin na para bang nakangiti. Ang mga mamamayan ay nakita siya at sinenyesan na pumasok kami sa loob at sinunod naman namin ito. Nung tumapak na ang mga paa namin sa simbahan, nakita namin ang ngiti sa matandang lalaki ay unti-unting nawawala. Halos lahat nakatingin lang sa kanya, naghihintay ng sunod niyang gagawin. Matapos ang ilang minuto, umalis din ito at nagpatuloy ang misa. Lumapit kami sa kaibigan namin at tinanong ito. Sabi niya, wala daw nakakakilala dito. Tinanong ko din kung bakit parang takot ang mga tao kung hindi naman nila ito kilala. At sinagot niya ako ng, sa liit ng lugar na ito, kapag hindi mo kilala ang isang tao ay matatakot ka talaga. Marami pa akong katanungan sa aking isipan pero itinago ko na lang ito sa aking sarili. Sino ang taong yun? Bakit siya nakatitig sa amin at bakit nung pumasok kami sa simbahan ay hindi nito kami sinundan? Day 11. Nagising kami sa isang sigaw mula sa isang kapitbahay. Madaling araw noon, mga alas 3. Halos lahat ng kapitbahay na nakarinig sa sigaw ay agad lumabas. Ang sigaw ay mula sa pinsan ng kaibigan ko. Tumakbo kami papunta sa bahay nila. Nakapajama pa ako noon. Nakita namin na ang mga kapitbahay ay nag-uumpukan sa bahay nila. Ang asawa ng pinsan niya ay bumababa ng hagdan at sumisigaw. Ang kaibigan ko, tinignan ng isa naming kaibigan at hinawakan ang kanyang balikat. Sinabi nito na kailangan nila ng medical attention. Tumango ang kaibigan kong babae at pumunta sa asawa ng pinsan ng isa kong kaibigan. Lahat kami ay sumunod sa kanya. Sinabi niya sa asawa na isa siyang paramedic. Hinawakan nito ang kanyang kamay at umiyak habang nagpapasalamat. Dinala kami ng asawa nito sa loob at nakita namin ang pinsan ng kaibigan namin na nasa rocking chair. Ang mukha nito basang-basa dahil sa pawis at pati na rin luha. Ang kaibigan kong paramedic agad lumapit sa babae para tignan ito at nagsimula magtanong habang ang isa naming kaibigan tinatranslate ito. Maya-maya pa, tumingin siya sa amin at sinabing, wala na ang bata. Lahat kami na shock sa sinabi nito. Tinanong niya kung nakunan ba ang babae at hindi raw. Sinabi niya rin sa amin na merong butas sa puso nito na parabang tinusok ng injection. Nagtaka kami kasi imposibleng makapasok ng ibang tao dahil halos nakabarikada ang buong bahay. Maya-maya pa, nagsimula ng umulan at naramdaman ko para bang may tumutulo mula sa bubong.
Pagtingala ko, nakita ko ang isang butas na parabang kasing laki ng golf ball. Tinanong ko ang mag-asawa tungkol sa butas at noong una, medyo nagtaka sila. Parabang hindi nila alam at ngayon lang nila nakita ang butas na yun. Noong nakita ito ng babae, napaluhod ito at nag-iiyak. Nagsisigaw siya sa lingkuhan ng Filipino. Pag-aintindihan ko lang ay ang tik-tik. Noong sumikat ang araw, ang kaibigan kong paramedic at ang Pinoy kong kaibigan ay nanatili sa bahay habang kami ay bumalik na. Hindi ko makakalimutan ang nangyari sa bahay na yun. Day 12. Ito ang araw na uuwi na kami. At sa totoo lang, medyo magaan ang pakiramdam ko. Pero medyo naiinis din. Hindi kasi kami nakapag-iwan ng masasayang alaala. Bagkus, binigyan pa kami nito ng katanungan tungkol sa lugar kung saan lumaki ang aming kaibigan. Pero ang mas pinakamalaking katanungan ay kung meron pa bang ganitong lugar sa Pilipinas. Siguro hindi pa ito masasagot sa ngayon at hindi ko alam kung babalik pa ako. Umalis kami ng bayan at habang papalayo ang sasakyan, nakita ko ang mga kapitbahay na parabang kumaan ang pakiramdam nila dahil kami ay papalis na. Mga boss, meron nga pala akong dinevelop na mobile app. Ang mobile app na ito sa ngayon ay kailangan online para ma-access sa mga videos. Ito ay parang directory lang ng mga pinost kong videos. Pag tumagal, dito na din ako magpo-post ng kung ano-ano pa channel related. Gusto ko sanang matry ninyo mga boss at mabigyan ako ng feedback. Newbie lang po ako sa developing kaya huwag kayong umasa na maganda ang app. Isa pa, hindi ko pa ipo-post sa Play Store sa ngayon kasi wala naman mag-download na iba kundi mga subscribers ko lang din. Nasa baba ang download button mga boss, sana magustuhan ninyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pa-hit naman like button. At kung gusto nyo naman supportahan ang channel namin, mag-subscribe na. Hindi nyo lang kami sinuportahan, lagi pa kayo updated sa mga bagong videos namin. Salamat mga boss, Pulo Lord out.